Kaibigan, kapag kayo'y nakakarinig ng salitang Chicken Joy, Jolly Spaghetti, Langhap Sarap, at Bidang Saya, nagutom ba kayo? Ano o sino ang naisip nyo agad? Wala yatang Pilipino ang hindi nakakakilala o hindi pa nakakakain sa fast food chain na ito. Ito ay ang Jollibee. Kilala nyo ba kung sino ang may-ari ng Jollibee? Alam nyo din ba na nagsimula siya sa pagbebenta ng ice cream? At alam nyo din ba na akala ng marami na competitor ng fast food chain na ito ay sister company pala niya? Halika, kilalanin natin ang may-ari ng isa sa pinakasikat na fast food chain, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa ibang bansa na din. Ito ngayon ay kinagigiliwan ng mga dayuhan at gustong-gusto nila ang lasa ng fried chicken at iba pang Filipino food sa menu. Ngayon, isa sa pinakasikat na pagkain sa mukbang video sa YouTube ay ang pagkain ng Jollibee, lalo na sa mga foreigner. Ito ay umaabot ng maraming views sa YouTube. May mga foreigners din na bumibisita sa Pilipinas at kasama sa itinerary nila ang pagkain sa Jollibee. Alamin natin kung paano nga ba nagsimula at lumaki ang kumpanyang ito sa video na ito. Kaibigan, sa tingin ko isa din kayo sa umiiyak sa magulang kapag hindi kayo kumakain sa Jollibee tuwing kayo'y lumalabas noong bata pa kayo. Sino nga ba si Tony Tan Kat Yong? Si Tony Tan Kat Yong ay pinanganak na mahirap sa southeastern China. Naisipan ng kanyang pamilya na lumipat sa Pilipinas upang makipagsapalaran para mapaganda ang kanilang buhay. Ang kanyang ama ay nagtayo ng restaurant sa Pilipinas. Nagtulong-tulong ang buong pamilya niya sa pagpapatakbo ng restaurant at di nagtagal dahil sa sipag, tiyaga at tulong-tulong sa pamamalakad ng negosyo ay kumita ito. Ito ang naging daan upang makapag-aral si Tony Tan Kat Yong sa University of Santo Tomas sa kursong Chemical Engineering. Sa edad na 22, siya ay nag-franchise sa Magnolia Daily Ice Cream at nagbukas na 2 ice cream parlors. Tama, hindi siya nagsimula agad sa pagbebenta ng pritong manok o kaya naman ng spaghetti. Kalaunan, ang kanyang mga customer ay nag-request na madagdagan ng iba pang pagkain sa menu katulad ng sandwiches. Makalipas ang 3 taon, 1978, nagdesisyon siyang ihinto ang kanyang franchise sa Magnolia at ang kanyang ice cream parlors ay gusto niyang gawing fast food outlet. Dahil dito, kinailangan niya mag-isip ng bagong logo at pangalan sa kanyang bagong negosyo. Siya at ang kanyang pamilya ay nagdesisyon na ang nakangiting pulang bubuyog o smiling bee ang gawin logo ng bagong negosyo. Pinili nila ang bubuyog dahil ito ay nauugnay sa pagiging masipag ng mga bubuyog at ang pulot o honey na gawa ng bubuyog ay kumakatawan sa matamis na bagay sa buhay. At ang salitang jolly naman ay nauugnay sa kaligayan at kasiyahan. At dahil sa maganda at mapisnging ngiti ni Jollibee, ito ay naka-attract ng mga customer lalo na ng mga bata at patuloy na lumago ang kanilang negosyo hanggang sa nadagdagan ng iba pang kasama si Jollibee. Di nagtagal ay naging matagumpay ang takbo ng kanyang restaurant at nakilala sa buong Pilipinas at dahil sa magandang pamamalakad ay nakapagpatayo sila ng head office sa Ortigas. At noong 2018, alam nyo bang mayroon ng 1,146 stores sa Pilipinas at 232 naman sa abroad? Kapilang na dito ang bansang Italy, sa Macau, at sa Malaysia. Sa ngayon, ang kanilang company na Jollibee Food Corporation ay may iba't ibang kilalang fast food chain maliban sa Jollibee. Ito ang inaakala ng karamihan na competitor ng Jollibee. Una ang Chowking, ang Chinese fast food chain ng Jollibee Food Corporation. Mayroon na itong 573 stores sa iba't ibang lugar noong 2018. 306 dito ay franchise at 267 naman ang company-owned sa Pilipinas. Sa Amerika, alam nyo bang ang Meaty Asado Siopaw ang pinakamabili dito? At nag-o-offer ang Chowking sa US ng halo-halo at taho at naging mabili din ito.
Sa Middle East naman, mayroong 32 stores ang Chowking. Meron sa Riyadh at meron sa Dubai Mall. At ang Chowfan ang best-selling product nila. 2018, mayroon 47 stores ang Chowking outside Philippines, 15 sa USA, 21 sa UAE, 4 sa Qatar, 2 sa Oman, at 3 sa Kuwait. At meron din 2 store sa Saudi Arabia. Ang sunod na fast food chain ay ang Greenwich, ang pizza parlor ng Jollibee Food Corporation na may modern at hip store look and feel ng store dahil sa target market nila ang mga magbabarkada. Ilan sa best seller ng Greenwich ay ang Hawaiian Overload at Lasagna Supreme. Alam niyo ba ang Hawaiian Overload ay may more than 70% market shares at ang Lasagna Supreme naman ay may more than 90% market shares. 2018, mayroon na itong 285 stores nationwide. 118 ay ang franchise at 167 naman ang company owned. Sunod ang Red Ribbon, ang Filipino flavor-inspired bake shop ng Jollibee Food Corporation. Ilan sa kilalang products ng Red Ribbon ay ang Black Forest, Dedication Cakes, Triple Chocolate Roll, Cheese Ensaymada, at Butter Mamon. Noong 2018, mayroon na itong 468 stores nationwide, 278 dito ang franchise, at 190 naman ang company-owned. Meron din itong 31 stores sa Amerika. Mang Inasal, ang Chicken Inasal o Grilled Chicken Restaurant ng Jollibee Food Corporation. Ilan sa mga bestseller nila ay ang Mang Inasal Chicken Inasal, Pinoy Halo-Halo at Pork Sisig. 2018, mayroon na itong 552 stores kung saan 522 ay franchise at 30 naman ang company-owned. Burger King, ang burger store ng Jollibee Food Corporation. Ilan sa mga produkto nito ay ang Whopper, 4 Cheese Whopper, Extra Long Chicken, Double Deal, at King Feast. Noong 2008, mayroon na silang 101 stores. Yonghae King, sa restaurant na ito, sila ay nagbebenta ng soya milk, tender crispy chicken thigh, at mga noodle soup. Noong 2018, mayroon itong 34 stores kung saan 24 ang company-owned, 10 naman ang franchise sa Pilipinas. At sa China naman, mayroon na itong 320 stores, 60 ang franchise, at 260 naman ang company-owned. Hong Suang Yuan, ang restaurant na ito ay may self-service digital ordering na kung saan ang customer ay iscan lang ang QR code sa kada mesa at pwede na sila mag-place ng order for dine-in. Ito din ay nagtayo ng branch na may temang showcase kitchen na kung saan ang mga customer ay makikita ang loob ng kusina ng restaurant. Makikita nila kung paano hinahanda ang orders nila. Noong 2008, mayroon na itong 44 stores sa China. 43 dito ay company-owned. Smashburger. Noong December 2018, ang natitirang 15% shares na dating may-ari ng Smashburger ay binili na ng company ng Jollibee Food Corporation. Simula ng araw na yon, ang Smashburger ay pag-aaril na ng kumpanyang Be Good na company din ni Tony Tan Katyong. Ilan sa produkto ng Smashburger ay ang Crispy Brussels Sprout, Barbecue Ranch Salad, at Cold Brew Shake. 2018, mayroon itong 349 stores, kung saan 153 ay franchise at 196 naman ang company-owned. Tim Ho Wan, nag-invest ang Jollibee Worldwide ng 45 million Singaporean dollars sa Titan Dining LP, isang private equity fund. Superfoods, ang company na ito ang may hawak sa Highlands Coffee Shop sa Vietnam, Highlands Coffee Package Product, at Hard Rock Cafe Franchise Store sa Macau, Hong Kong at Vietnam. Ang Highlands Coffee ay nagsiserve ng Vietnamese coffee at light meals at may nakapackage na product para sa mga retail outlets. Ang Highlands Coffee Philippines ay may 42 outlets sa Pilipinas at may 275 cafes naman sa Vietnam. Ang Superfood din ang may hawak sa Po 24. Ang Po 24 ay nagsiserve ng traditional Vietnamese dishes katulad ng kanin at mga noodles. Noong 2008, ang Po 24 ay may 34 stores, 18 sa Vietnam,
at 16 naman sa Indonesia. At kailan lang ay nabili na din ng Jollibee Food Corporation and the Coffee Bean and Tea Leaf. Ang kumpanya ni Tony Tan Katyon na Jollibee Food Corporation ay patuloy sa pagde-develop at research ng mga products, concept at ideas. Alam nyo ba naglalaan sila ng mahigit 43 billion para sa research at development nila? At ito ay tumataas kada taon. Ito ay para patuloy sila makapag-compete sa ibang restaurant at fast food chain. Makikita naman natin na maganda ang resulta ng kanilang pagsasaliksik dahil patuloy ang pagdami ng branches at lalong nakilala ang Jollibee sa buong mundo. Alam ko, curious ang ilan sa inyo kung magkano ba ang sweldo ng mga matataas na officer sa Jollibee Food Corporation kasama na dito si Tony Tan Katyon. Ayon sa PSE, ang kabuuhang nakuha nila kasama ng bonus noong 2008 ay mahigit 188 million. Parang nanalo na din sa loto ng mga kaibigan. Kano nga ba ang revenue ng Jollibee Food Corporation? Noong 2018, ang kanilang revenue ay hindi bababa sa 100 billion pesos. Sa dami at lawak ng negosyo ni Tony Tan Katyon, ay hindi niya nalimutan tumulong sa ibang tao. Ang company niya ay nagtayo ng foundation at ito ay ang Jollibee Group Foundation Incorporation. Isa sa programa nito ay ang Farmers Entrepreneurship Program. Ang programa ito ay para sa mga smallholder farmers na direkta nagsusupply sa company para magkaroon sila ng income. Noong 2018, mayroong 15 groups ng farmers ang nagsusupply direkta sa Jollibee Food Corporation. Since 2009, hindi bababa sa 5,700 metric tons ng gulay ang nadi-deliver sa company kung saan mahigit 200 million ang kinita ng mga farmers. Ang Agrio Youth Farmers Training ay may na-trained na 936 na kabataan na interesado sa agri-entrepreneurship. Busog-lusog Talino School Feeding Program. Ito ay naglalayon magpakain araw-araw ng mga undernourished na bata sa eskwelahan. Ang programang ito ay sumusuporta sa feeding program ng Department of Education. Mayroon silang itinayong BLT Feeding Kitchen upang ma-centralize ang paghanda ng meals sa mga schools. Access Curriculum Employability Scholarship Program. Ang programang ito ay nakapagbigay ng educational assistance sa mahigit 1,700 na kabataan. Ang programang ito ay naglalayong tumulong sa mga nakapagtapos na senior high school para mapalawig ang kaalaman nila sa food industry. Jollibee Group Food Aid. Ang programang ito ay para sa paghahanda sa panahon ng kakailanganin ng komunidad ng tulong sa panahon ng sakuna. Tunay nga sa sipag, tiyaga at suporta ng pamilya ay makakamit mo ang iyong pangarap. Sana ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Kung nagustuhan niyo at hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, pakipindot na lang ang subscribe button at piliin ang all sa notification bell para ma-notify kayo every upload sa channel na ito. Please like and share this video sa mga kilala nyo interesado sa ganitong video. Kung may gusto kayong i-request na video, paki-comment na lang sa comment box. Hanggang sa muli!